Natuklasan ng isang mag-asawa na maaari nilang i-duplicate ang mga organikong bagay sa kanilang lupa, at ang isang walang pag-asa na magkasintahan ay nakikita ito bilang isang pagkakataon upang makuha ang puso ng kanyang pangarap na babae. Habang naghahanda ng hapunan sina Jack at Sally, ang kanilang aso, si Jackson, ay nagsimulang humagulgol sa pintuan habang gusto niyang lumabas sa likod bahay. Pinalabas ito ni Sally saka nagpatuloy sa paghahanda ng kanilang pagkain. Sa likod bahay, inaamoy ni Jackson ang nasunog na bahagi ng lupa. Pagkaraan ng ilang segundo, ang aso ay nakuryente at pagkatapos ay nawala sa hangin. Naririnig nila ang kaluskos ng kuryente, kaya agad na pumunta sina Sally at Jack para tingnan ito. Tumingin sila sa bubong kung saan narinig nila ang kanilang aso, ngunit nakakita sila ng dalawang Jackson. Matapos kunin ang dalawang aso sa bubong, naisip ng mag-asawa na nadoble si Jackson dahil sa kung anuman ang nasa kanilang lupa. Nagtataka kung paano ito nangyari, inihagis ni Jack ang kanyang sapatos sa loob. Nang walang nangyari, naglalagay siya ng flower pot sa loob. Nagdududa si Sally na gagana ito, ngunit pagkalipas ng ilang segundo, kumikidlat. Umakyat si Jack sa bubong upang makita ang dalawang bulaklak at mukhang namangha si Sally. Nang gabing yon, hindi makatulog si Sally habang iniisip ang tungkol sa pag-clone ng lupa at ang mga posibilidad nito. Kinabukasan, nakita ni Jack ang kanyang asawa sa tabi ng bintana, nakatingin sa mga nakaklone na bulaklak sa mesa. Nang maglaon, nakita niya ang kanyang daldal tungkol sa kung paano siya nakatitiyak na ang pag-clone ng lupa ay maaaring kopyahin ang anumang buhay o organiko, kaya ginamit niya ito upang gumawa ng mga kopya ng talong, karne, at isang chocolate cake. Habang kakainin niya ang isa sa mga keke, sinubukan siyang pigilan ni Jack na nag-aalala na baka ito ay lason. Gayunpaman, kumagat pa rin siya na sinasabi na ayos lang. Iniisip ni Jack na dapat nilang sabihin sa mga tao, ngunit tumanggi si Sally dahil maaaring maagaw sa kanila ang pag-clone ng lupa. Nagulat sa kanyang pag-ugali, inutusan ni Jack ang kanyang asawa na tumingin sa salamin at pag-isipan ang mga kahihinatnan. Pero nang ginawa niya, iba ang iniisip ni Sally. Nagising si Jack sa gabi at narinig niyang may nabasag sa kusina. Bumangon siya habang si Sally ay natutulog pa rin sa kama, pagkatapos ay nakakita ng isa pang Sally na nagwawalis ng basag na salamin sa kusina. Maya-maya ay hinarap niya ang dalawang Sally. Para kumpirmahin kung alin ang totoo, tinanong niya sila kung saan sila nagpunta noong huling gabi ng date nila. Sabay-sabay na sinabi ng dalawang babae ang tamang pangalan ng restaurant, at ikinuwento pa kung paano nagkaroon ng overcooked salmon si Jack na kailangan niyang ibalik. Galit si Jack sa ginawa ng kanyang asawa, kaya sinabi niya sa dalawang Sally na mali ito. Ang totoong Sally ay nagluluto ng almusal sa umaga nang marinig niya ang kanyang asawa at ang clone na si Sally na nagtatawanan sa banyo. Nang sinusuri niya ang mga ito sa shower, nasaktan siya nang makitang nagkakasiyahan ang kanyang asawa at ang clone. Ang sabi ng lalaki, lagi silang magkasama sa pag-shower sa umaga, pero itinuro ng kanyang tunay na asawa na dapat ay siya ang kasama. Nagalit siya at umalis, ngunit sinundan siya ni Jack sa silid at sinabi sa kanya na siya, ang kanyang clone, ay isang tao dahil pareho sila ng mga alaala at karanasan. Hindi rin siya sigurado kung alin sa kanila ang duplicate, ngunit iginiit ni Sally na siya ang orihinal. Para kumbinsihin siya, hinalikan niya si Jack habang nakatingin ang isa pang Sally. Nang gabing iyon, silang tatlo ay natutulog sa iisang kama, kasama si Jack sa gitna. Kinabukasan, ang parehong mga bulaklak ay buhay pa rin at namumulaklak. Pag-uwi ni Jack, pumunta siya sa sala para makita ang dalawang Sally na nagtatawanan habang nanonood ng TV. Nang makita siya, humingi ng margarita ang isa sa kanila, kaya pumunta siya sa kusina para magluto. Nang gabing iyon, tinitingnan ni Jack ang mga litrato nila ng kanyang asawa habang pinag-iisipan ang kanilang sitwasyon. Nangangamba siya na ang nasunog na lupa at ang mga pag-aari nito ay nakaapekto sa kanyang relasyon, kaya kinuha niya ang naklon na pagkain mula sa refrigerator at inilagay ang lahat sa garbage bag habang ang isa sa kanyang mga asawa ay tumingin ng may pag-aalala. Kapag si Jack ay natutulog sa gilid ng kama, pinapanood niya ang kanyang dalawang asawa na magkayakap sa isa't isa at nagsimulang makaramdam na parang isang tagalabas sa kanyang sariling tahanan. Kinabukasan, nakatayo si Jack sa isang stool habang inaayos ang kisam ng kanilang sala, hindi na malayan na may lumapit sa kanyang asawa. Ilang sandali pa, patay na si Jack at ang dalawang Sally ay nakatitig sa kanyang katawan. Pagkatapos ay nagkatinginan sila para malaman kung ano ang gagawin. Sabay nilang tinakpan ang kanyang bangkay at itinago sa loob ng isang aparador. Habang nalalanta ang isa sa mga bulaklak, huminto sa paggalaw ang isa sa mga aso. Napansin ng dalawang Sally ang sira na gripo at naalala ng isa na dapat itong ayusin ni Jack.
Habang nakahiga sila sa mesa, ang natitirang aso ay pumasok sa kwarto at dinidilaan ang mga paa ni Sally. Ang aksyon ng aso ay gumising sa kanya at napapangiti siya ng maluwag nang nakakita siya ng isang bagay. Bumangon siya at kinuha ang bulaklak na namumukadkad pa, naiwan ang lanta, ang isa pa niyang walang malay. Ang nakaligtas na si Sally ay nakahinga ng maluwag na nabubuhay pa, kahit na hindi nito tiyak na kumpirmahin kung siya ang tunay o ang duplicate. Sa ibang lugar, kumakain ng ice cream si Booker habang nakikinig sa radyo. Naririnig niya ang tungkol sa mga doble na nagbabago ng kanilang mga mukha upang gawin silang hindi katulad ng iba nila. Habang may kutsara pa sa bibig, nakita niya ang picture niya kasama ang crush niyang si Vera na ikinagulat niya. Ilang sandali pa ay narinig niyang bumukas ang pinto. Maya-maya, pumunta siya sa banyo at napansin ang dalawang magkaparehong toothbrush. Dahil mag-isa siyang namumuhay, nakita niya itong kakaiba. Nag-aalala na baka malate siya sa trabaho, nagpasya siyang gumamit ng mouthwash. Sa trabaho, nasa kalagitnaan ng meeting si Booker nang sumulyap siya kay Vera sa katabing kwarto. Hindi niya maiwasang mapangiti habang pinagmamasdan siya, kahit mukhang naiinip na siya. Gayunpaman, sa sandaling makita niya ang imahe ng babae kasama ang kanyang kasintahang si Brian, agad itong umiwas ng tingin. Habang nag-aalmusal kinabukasan, nanonood si Booker ng video ng isang babaeng scientist na nag-uusap tungkol sa mga parallel universe. Inilalarawan niya ito sa isang turkey sandwich kung saan ang ika-apat na dimensyon ay kinakatawan. Sa pamamagitan ng mayonesa na isang manipis na layer, sila ay pinaghihiwalay, ngunit ang bawat hiwa ay direkta sa ibabaw ng isa. Sa isa pang pagpupulong, si Gary, ang vice presidente ng kumpanya, ay nagbigay ng positibong feedback sa proyekto ng grupo at tinatalakay ang plano para sa pulong. Gayunpaman, ang isa pang Gary ay pumasok sa opisina na nakakagambala sa mga empleyado. Matapos mapansin na nakatingin sila sa kanya, sinundan ng unang Gary ang kanilang mga mata at nakitang nakatayo sa labas ang kanyang duplicate. Magkalapit ang dalawa, gulat na gulat nang makita ang dalawa nilang sarili. Sa kanyang sasakyan, pinag-uusapan ni Book at ng kanyang kasamahan na si Hugo ang kakaibang sitwasyon. Nagtataka si Hugo kung pananatilihin ng kumpanya ang parehong Gary sa trabaho, ngunit hindi iyon maaring mangyari dahil hindi maaring magkaroon ng dalawang vice presidente ang kumpanya. Sa pagmumuni-muni sa sitwasyon ng kanilang boss, nagbahagi si Booker tungkol sa programang tumatalakay sa mga parallel universe at kung paano ito bumagsak. Itinuro niya na mayroon na siyang dalawang toothbrush, at ang isa sa mga ito ay malamang na pag-aari niya, na, sa pagkakaalam niya, ay hindi pa nagpapakita. Nagtataka si Booker kung ano ang iba pang versyon niya, at naniniwala ang kanyang kaibigan na ang iba sa kanya ay magiging promiscuous. Ang kanyang kaibigan ay hindi sumasang-ayon sa kanya, at sinabi na karamihan sa kanyang mga sarili ay malamang na malungkot o mahina. Biglang nagring ang phone ni Hugo habang tumatawag ang ibang version niya. Kinumbinsi ni Booker ang nag-aalangan niyang kaibigan na sagutin ang tawag, kaya lumabas si Hugo para kausapin ang kanyang duplicate. Nang lumitaw sina Vera at Brian at pumunta sa kanilang sasakyan, pinapanood sila ni Booker. Sinusundan sila ng lalaki nang magmaneho sila, naiwan si Hugo. Habang nagmamaneho, narinig ni Booker ang ulat ng isang pandaigdigang krisis dahil sa hindi maipaliwanag na fenomeno ng duplicate. Mayroon ding mga abnormal na pag-ulan, ngunit tiniyak ng reporter sa publiko na hindi ito kumonekta sa space-time anomalya. Ang mga taong nakakatugon sa kanilang mga kambal ay may iba't ibang reaksyon sa anomalya. Ang ilan ay nakipag-away at nagkagulo, habang ang iba ay sinasamantala na maaaring umako sa higit pang mga responsibilidad. Nang huminto ang mag-asawa sa isang bahay, pumarada si Booker sa tapat nila at nanonood habang naglalakad sila sa loob. Mamayang gabi, nakikipag-usap siya sa customer service habang nanonood ng TV. Nang pinipigilan siya ng taong nasa telepono, nakikita niya ang kanyang sarili na hinahalikan ang isang babae sa buong silid. Pagbalik ng ahente, biglang natapos ang tawag. Muli siyang tumingin sa kabilang silid at nakita niya ang ibang anyo ng kanyang sarili na nagsasaya sa kanyang ikatlong sarili. Binabaliwala ng Booker ang mga pangitaing ito at binago ang istasyon sa TV. Ang programa ay nagpapakita kay Paul, isang dalubhasa sa duplicate, na nagsasabing ang mga kakaibang pagpapakita ng mga clone na individual ay hindi mahuhulaan, tulad ng kung paano nagising ang original na Paul na nalilito nang makita niya ang kanyang iba pang sarili. Kinabukasan, nagising si Booker sa balita na inaresto si Brian para sa homicide matapos patayin ang kanyang duplicate, na natutulog kasama si Vera. Idinagdag ng reporter na ito ay isa pang malungkot na kaso ng maling pagkakakilanlan at ang ikatlong duplicate-related na insidente ng pagpatay.
Nang marinig ni Booker ang pangalan ng kanyang pangarap na babae, nagsimula siyang mag-alala. Hindi rin pumapasok sa trabaho si Vera sa araw na yon na mas nag-aalala sa kanya. Sa kanilang break, pinag-uusapan ni Hugo at Booker ang sitwasyon ni Brian at Vera. Nabalitaan ng unang Brian na ang unang Brian ay nabigla tungkol sa pagpatay sa kanyang sarili, kaya alam ni Booker na mahirap magkaroon ng duplicate. Pinagtitibay ni Hugo na ang mga isip ng duplicate at ang orihinal na sarili ay konektado. Idinagdag niya na kahit ang korte ay hindi alam kung paano kasuhan ang kaso dahil ang lalaki ang pumatay sa kanyang katapat, hindi ibang tao, kaya ito ay isang butas sa sistema. Pagkatapos ay ibinahagi ni Booker ang tungkol kagabi nang makita niya ang mga pangitain ng kanyang dobleng pagiging intimate sa isang random na babae at isa pang bersyon ng kanyang sarili. Iniisip ni Hugo na ito ay kawili-wili, ngunit ang kanyang kaibigan ay nahihiya tungkol dito. Inilihis niya ang atensyon ni Booker sa isang mas malawak na abot-tanaw, tulad ng maraming impyerno, at nagmumungkahi na ang sitwasyon ay magiging mahirap tanggapin kung sila ay relihiyoso. Naisip ni Hugo kung ano ang mangyayari kung magtagpo ang isang magkatulad na mundo at impyerno. Kinagabihan, tinawagan ni Booker si Vera, ngunit nakadiskonekta ang kanyang numero. Kinabukasan, patuloy na nag-aalala si Booker kay Vera, ngunit tiniyak ni Hugo na kagagaling lang ng babae mula sa pangyayari. Nang makita ni Hugo si Gary na papalapit, sinubukan niyang tumakas, ngunit may inutos sa kanya ang lalaki. Sinubukan ni Hugo na makawala dito sa pamamagitan ng pagsasabi na ang bersyon na ito ni Gary ay hindi niya boss, kaya nag-walk out siya habang ang isa pang lalaki ay sumusunod sa kanya. Nakita ni Booker ang isa pang Gary kasama si Vera at mabilis na bumalik sa kanyang upuan. Gayunpaman, nabalitaan niyang isa pa itong bersyon ng crush niya na humahawak na ngayon sa orihinal na trabaho ni Vera. Pagkatapos ay lumapit ang boss kay Booker at hiniling sa kanya na tulungan ang bagong Vera na umangkop sa kanilang kapaligiran. Nang makita ang kanyang pagkakataon, lumapit si Booker kay Vera at inanyayahan siyang mananghalian at pumayag siya. Sa tanghalian, hindi maalis ng lalaki ang tingin sa babae. Sa kalaunan, umabot sila sa punto kung saan sila ay komportable sa isa't isa at nagsimulang magsaya sa trabaho. Isang gabi, ibinunyag ni Booker kay Hugo na in love siya kay Vera, kahit na 2 beses pa lang siyang i-date. Nang ipahayag ni Hugo ang kanyang pag-aalala na masyadong mabilis ang galaw ng kanyang kaibigan, tiniyak sa kanya ni Booker na totoo ang kanyang nararamdaman dahil parang mas matagal na niyang kilala si Vera. Upang ipakita ang kanyang suporta, nag-aalok si Hugo ng isang toast sa bagong relasyon ng kanyang kaibigan. Pagkatapos nito, nagpalipas ng oras sina Booker at Vera sa kanyang sasakyan sa pamamagitan ng paglalaro ng mga word game. Nagsisimula pa lang magkakilala ang dalawa nang bigla siyang hinalikan ng babae. Habang papunta sila sa bahay ni Booker, pinag-usapan nila ang 5 tao na gusto nilang makasama sa hapunan habang kumakain ng ice cream. Dumating sila sa kanyang bahay at natagpuan lamang nila ang isa pang Booker na nakatayo doon na may kutsara pa rin sa kanyang bibig at isang larawan ng mga ito sa kanyang kamay. Ibinaba ng duplicate na Booker ang tasa ng ice cream habang ang mag-asawa ay tumahimik dahil ang kanilang gabi at buhay ay naging awkward.